ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumayo rin. Magpatid, ngayon ay kapistahan ni Apostol San Andres, kapatid ni Simon Pedro, isa sa mga disipulo o apostol ni San Juan Bautista na pumunta sa ating Panginoong Hesus. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa mita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga amin na mahal kong mga kapatid, tayong lahat ay tinatawag na sumunod sa ating Panginoon upang ipahayag ang kanyang mabuting balita sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa mga Pinoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo magkapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ipinagdarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama.
Amen, amen, amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusa na iyong paunlakan sa hiling naming kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit, paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya sinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nasagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala rin naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap, yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin katambal ko sa tungkulin. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y nagahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gawin ko kayong mamalakaya ng mga tao." Noon day, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Ngayon, huling araw ng Nobyembre at 30 ng Nobyembre ay kapistahan ni Apostol San Andres na nakikilala na ipinako sa ikis na cross. Kaya kapag ka makita kayo ng litra na X, ito ay tinatawag ko minsan cross ni San Andres. Pero paano ba talaga siya namuhay? Una, siya ay mangingisda. Siya ay disipulo o apostol ni San Juan Bautista, ating patron. At si San Juan Bautista, kasama ang kanyang mga alagad, ay nagturo sa ating Panginoong Hesus na siya yung kordero ng Diyos. Agad itong si San Andres, siya ay lumipat ng grupo at pumunta sa ating Panginoong Hesus. Pero dito sa ating Ebanghelyo, hindi ganon ang pangyayari. Ito ay dahil ang tradisyon ay iba sa nakasulat sa Ebanghelyo. Dito sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoong Hesus ay naglalakad sa tabi ng lawa ng Galilea, Lake of Galilee. At doon nakita niya agad itong magkapatid na Simon Pedro at si Andres. At kanya pong tinawag habang sila'y naguhulog ng lambat na gawin silang mangingisda ng tao o mamalakaya ng tao. Sa kanilang pangingisda ng mga isda, ordinaryo na nilikha ng Diyos, sila ay tinawag na sa mas mataas na antas na maghikayat ng tao para sa Diyos. At kanila pong iniwan kaagad ang kanilang mga gamit sa pangingisda. Sa pangalawang yugto ng ating Ebanghelyo, lumakad uli ang ating Panginoon, nakita niya magkapatid na Santiago at Juan kasama ang kanilang ama na si Zebedeo
at naghahiyuman ng lambat. Hinawag ng Panginoon, iniwan nila ang kanilang lambat at ang kanilang ama. Kailangan po nating matingnan yan. Ang una, si San Andres at si San Pedro, iniwan nila ang lambat. Sa pangalawang antas, iniwan nila ang kanilang lambat at ang kanilang ama. Ang ibig sabihin po dito, sa pagkasulat ni San Lucas, mayroong pag-uunlad sa pagsunod sa Panginoon. Nang pagsunod sa Panginoon, hindi lang na iwanan ang personal na gamit mo o trabaho, iwanan rin pati ang pamilya. Dahil ang apostol ay napakahalaga para sa ating Panginoon. Kaya hinirang sila na apostol na 12 upang sila'y kahalili ng 12 na mga pinuno na ito ay mga anak ni Jacob, naging pinuno sa 12 na tribo na sila yung batayan ng hinirang na bayan ng Diyos ng Israel. At ang bagong Israel ay dapat din 12 kay 12 na mga apostol. Ang mga apostol ay tinatawag sa Hebreo na Seliach. Seliach. Ang Seliach, iba po sa salitang apostol. Ang Seliach, ang kahulugan nito, sila yung parang ambassador, tagapagsalita. Sila yung tagapahayag kung anong gusto ng kanilang rabe. Ang ating Panginoon ay rabe o guro. Pero ang apostol, kaiba ang kahulugan. Ang apostolos, isang salitang Griego, hindi na po Hebreo, ang kahulugan ay pinadala. Ibig sabihin ng pinadala, misyonero. Ang 12, sila yung mga misyonero ng ating Panginoon. Na sila yung magdala ng balita o mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At dito po natin tingnan ang ating mga pagbasa. Ang ating mga pagbasa sa una ay mula sa sulat ni San Pablo sa Taga-Roma, Kapitulo 10, Beso 9 hanggang 18. Ito naman ang ipinapahayag ang kahalagahan ng mga lingkod ng ating Panginoon gaya ng mga apostol. At ang lingkod ng mga apostol, sila yung magdala o magtuturo ng ebanghelyo o mabuting balita. Dahil sinasabi ni San Pablo, paano magkaroon ng panampalataya ng isang tao kung walang nagtuturo sa kanila? Kung may nagtuturo sa kanila, makilala nila, manalig sila. At mula sa kanilang puso, sa kanilang pananalig, sila'y maligtas. At ang kanilang binibigkas sa kanilang bibig na nanalig sa ating Panginoon ay siyang makapagpahayag ng kanilang mapagligtas na pagpapahayag ng ebanghelyo o mabuting balita ng Panginoon. Kaya sinasabi pa sa ating Salmo 18, versikulo 5, laganap na sa daigdig ang kanilang tinig. Hindi po ito tinig na ng mga 12 na tribo na nagmula sa 12 na anak ni Jacob. Ito ang tinig ng mga Seliach. Ang Seliach, ulitin ko po ang kahulugan nito, sila yung mensahero ng mga guro. At ang mga guro ay nagtuturo ng tatlong tradisyon sa lumang tipan. Ang unang tradisyon ay tradisyon na tinatawag na Torah, tradisyon ng tungkol sa kautusan. Ito po yung 5 aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros at Deuteronomy na naroon ang tungkol sa mga utos ng Diyos. At ang mga pagtuturo ng mga propita na tinatawag na Nebi'im at ang mga pagtuturo na tinatawag na mga awit, kaalaman at iba pa ng mga aklat na tinatawag na Ketubim. Itong tatlong tradisyon, ito yung tinuturo ng mga rabe at upang kanila pong ipahayag ito, kinakailangan nila ang mga Seliach.
Pero huwag na po tayong mapukos doon. Ang dapat po nating tingnan, ano ang kahulugan ng Siliach o apostol, mga apostol sa ating panahon, sapagkat tayo, nung tayo nabinyagan bilang isang Kristiyano, natanggap rin natin ang diwa ng mga apostol dahil tayo tinatawag na One Holy Catholic Apostolic Church. Isa na banal at apostolikong simbahan ng Diyos. At atin pong natanggap sa panahon ng binyag ang pagiging apostol. Ang ibig sabihin dito, gaya ng mga apostol na pinadala ng ating Panginoon, na gaya ni San Pedro at ni San Andres, na sinasabi ng ating Panginoong Isus na kanila pong dalhin ang lahat ng tao, hindi na po mangingisda ng isda, dalhin nila ang tao sa Diyos sa pamagitan ng pagdala ng kanilang mensahe na mula sa ating Panginoon. Na tayo rin sa ating modernong panahon, na tayo ang mga naglalakad gaya ng mga apostol, na tayo yung tinatawag ng ating Panginoon na magdala ng mensahe galing sa Kanya. Atin pong dalhin ang mensahe ng paghahari ng Diyos. Ano po ang mensahe ng paghahari ng Diyos? Una, ang mensahe ng pag-ibig. Pangalawa, ang mensahe ng buhay na ganap at ikasisya. Pangatlo, ang tungkol sa kapayapaan. Pang-apat, yung ang pag-asa sa Diyos at ang pagkaroon ng mga bungang mabuti o gumagawa ng kabutihan. Kaya pakisabi sa katabi mo, apostol ka ni Jesus. Apostol ni Jesus, mayroon tayong ano pa, kasunod. Magpakabait ka. O wala yatang gustong magsabi sa inyo, ano? Magpakabait ka. Ang ibig sabihin dito, magpakabait ka. Ang mga hindi po mabait, ang laging nagmumura, ang mga laging nagmaritis, nagmarisol, ang mga laging gumagamit ng mga cellphone upang maglaro at nawala na ng isang ugnayang malaliman sa Diyos, ay hindi na po matawag natin ng mga apostol sa ating panahon na tayo'y tinatawag ng ating Panginoon upang dalhin ang Kanyang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, o kaya sa simple na pagsasabi, dalhin ang Diyos sa tao at ang Diyos ay nasa tao na at ang tao ay pupunta na sa Diyos. Madaling sabihin, mahirap gawin na dalhin mo ang Diyos sa kapwa mo tao. Sabihin ng mga tao, sino ka ba? Mahina lang tayo, marupok lang tayo. Ano ang ating tunay na kapangyarihan upang dalhin natin ang Diyos sa tao? Na sa ngayong panahon, hindi na Diyos kung minsan ang tinitingnan ng tao. Ang tinitingnan nila, ang pera, kayamanan, katanyagan, pagkain at mga bisyo sa buhay, hindi na ang tungkol sa kaligtasan ng tao. Kaya dalhin natin ang Diyos sa tao at ang tao ay ating sabayan sa paglalakbay tungo sa Diyos. Nang sa gayon, tayo na mga apostol sa modernong panahon, tayo ang nagdala ng mabuting balita. Napakarami ang piki na balita. Napakarami ang masama na balita. Napakarami ang mga nakakasakit na mga balita. Dapat palitan na natin ng bagong balita na tayo'y iniligtas ng ating Panginoong Hesus, hindi sa madali na paraan, nag-alay siya ng kanyang buhay. Ano ang ating may sagawa upang tularan natin siya sa pagdala ng Diyos sa ating kapwa, sa pagdala ng Diyos sa ating mga tahanan, sa pagdala ng Diyos saan man tayo naroon, ano man ang ating trabaho, ano man ating pupuntahan sa buhay, sapagkat marami pong mga tao na hihiya magdala ng Diyos, magdala ng mensahe o ng Ebanghelyo ni Kristo sa kapwa. Pero tingnan natin yung ibang mga reliyon. Hindi sila nahiya ipahayag ang kanilang mga mensahe sa ibang tao. Pero tayo, na tayo ay may hawak ng Ebanghelyo ng Panginoon, nahihiya tayo
mas gusto nating ipakita kung ano ang nariyan sa ating mga app sa cellphone at magtawanan tayo sa mga nakakatawa na nariyan sa TikTok, sa Facebook, o ano man nasa cellphone, nakalimutan natin na ang ating dalhin ay ang mensahe ng Ebanghelyo ni Kristo at hindi ang mga walang kwenta, ang mga basura na mensahe, ang mga piki na balita na hindi nakapagligtas ng tao. Panahon na ngayong Pasko, darating ang Pasko, na dalhin natin ngayon habang tayo maghanda para sa darating na Adbyento na ating dalhin ang mabuting balita na ang bawat tao ay iniligtas ng Diyos at kailangan kayong mabuhay sa Kanyang pag-ibig sapagkat iniibig tayo ng Diyos. Kailanman hindi tayo iiwanan ng Diyos dahil mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ihabilin natin ang ating mga kahilingan sa pangalaga ng Diyos Ama kasama ng mga panalangin ni San Andres. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang ating mga pari na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao naway humarap sa hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga misyonero naway maging mabibisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamagitan ng patotoo ng kanilang buhay, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya, naway bukas loob na tumugon sa Kanyang panawagan, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, mga nagdadalamhati, mga naliligalig at ang mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga minamahal nating yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Sa tahimik, ilulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, habang naghanda kami para sa pagdiriwang ng pagkakatawang tao ng anak, ipakalob mo ang aming mga kahilingan kaysa ni San Andres na apostol. Ngayon namin ito, pinagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin ni Batido pang paghay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagbigyan mo kami upang ang aming mga alay na inihain namin ngayong kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paghanda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapiling tunay, marapat ni kay aming pasalamatan sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagnatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kahit isa na mangalisi siya awit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kay nabubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaibigan. Taasan, hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu yung banal, makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid namin na imlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria,
na ina ng Diyos nang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ni San Andres at ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tugubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na pinatin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Itong alon sa dagat, tulad ng ating buhay, kung minsan ay tahimik, kung minsan'y magalaw, ganyan ang ating buhay.
buhay. Kung mayroong kalungkutan, paglipas ng hilahil, mayroong kaligayahan. Itong alon sa dagat, itulak man ng hangin, hindi makalampas, sapagkat mabuhangin, kahit may suliranin, away dumarating din, upang ito'y bathin at ito'y ating lukasin. Bawat alon sa dagat, tinig na tumatawag, habang naghahayuma o namamalakaya, lambat ng aking buhay, maari bang iwanan upang mamalakaya ng taong iyong hirap. Umayo ka sa laot ng aking karagatan, ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhulihin. Bawat alon sa dagat, tinig na tumatawag, habang naghahayuma o namamalakaya, lambat ng aking buhay, maari bang iwanan upang mamalakaya ng taong iyong hinang. Umayo ka sa laot ng aking karagatan, ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhulihin. Sa iyong salita, at kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhulihin. Inihahandog po ng programang Homebase Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-anim ng umaga sa GMA 7.
Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng Himala, ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, paari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mabibili na rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ang banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa limbawa ni Apostol San Andres, kaming nga umakos kamatayan ni Kristo ay pagindapating mamuhay ng maluwalhati kaysa niya sa piling mo, pagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minahal na yumao at ang lahat mga kaluluwa sa purgatorio. Pahay naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa galing aming hiram na buhay. Kung kabang loob kami na langin at kami na makaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa at mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang namang mga karamihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Hiyawan mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapepaan ka lang may gawad ng may kapal, may yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapepaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus na Nazareno ngayong kapistahan ni San Andres Apostol. Salamat po sa lahat ng mga narito, sa lahat ng mga naugnay sa iba't ibang social media platform, cross-posting sa iba't ibang paraan, at nagbibigay ng tulong. Naway ang inyong panalangin ay ringgay ng pong Isus na Nazareno. Salamat rin sa lahat ng mga naglilingkod naway pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin at tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyong bayang siksikliklig at nag-uumapaw. Tayong lahat ay mga apostol na dapat nating dalhin ang Diyos sa ating kapwa at ang ating kapwa ay dalhin natin sa Diyos. Ngayon na po ang maringal na pagwasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo habang ginagawad ang buwasbas. Ang Diyos na nagtayo ang simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni Apostol San Andres ngayon at magpasaw ng hanggan. Amen. Ang Diyos na may siyang magbunsod sa inyo para tularan ang himbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ng inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasaw ng hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong panampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayan niyo sa iyong pag-alis ang biyaya, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating pong Nuestro Padre Jesús,
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.